Ayan mga kapets, welcome back muli sa ating channel. Ngayong hapon, ituturo ko sa inyo kung ano nga ba yung sikreto namin para alagaan yung aming goldfish na ginogroom. Ito yung mga goldfish na sinasali namin sa mga competition. So ituturo ko kung ano yung mga simpleng tips na ginagamit namin o simpleng nilalagay para mapaganda yung aming mga goldfish. So ito yung yung nilalagay ko is Yakult. Yan. Yakult. So isang ganito sa isang araw. Yung minimaintain namin na ilagay sa aming goldfish. Yan. Yan. So tingnan nyo naman yung katawan. Yan. Yan. Yung kulay at saka body ng goldfish. Yan yung resulta ng ginagamitan namin ng yak. Ayan. So ang laki ng katawan, no? Yan. So itong Yakult, ilalagay natin dito sa makita. So Yakult is may probiotics. So gumagamit din tayo ng iba't ibang uri ng probiotics, pero mas ko yung Yakult, ano. Yakult yung nilalagay ko sa isang tank. So isang 48 by 18 na tank, ito yung nilalagay ko, isang piraso ng Yakult. Then wala po kaming walang filtration. So umaga at saka hapon nililinis tong tank. Pero kung maglagay kami nito is so isang araw pag nilagyan namin nito, so once a day lang kaming nagpapalit ng tubig, umaga lang. So in every week, nilalagyan ko ng in every 3 days pala. So sa isang linggo, dalawang Yakult yung ginagamit ko sa isang linggo. So Friday, then after 3 days saka naman ako uli mag lagay. Nakadepende kung kailan ko nilagay. So every 3 days ko siya nilalagay. At isang ganito, isang buhusan lang. So ayan, papakita ko sa inyo. Yan. So nakikita nyo yung Yakult. Yan o. So itong Yakult is probiotics. Yan. So para maganda yung ng ating goldfish, yung pangangatawan, then yan. So inuubos to yung isang Yakult sa isang yan, sa isang tank. So hindi kami gumagamit ng filtration, so walang filtration ito. Kaya araw-araw kinukuha yung yung tubig. So yung pagkain namin dito is pellet, saki hikari. Yan, paglagay ko, hindi mo na yan lalagyan ng pagkain. So after 30 minutes simula nung nilagay ko yung Yakult, saka pa natin bigyan ng pagkain. So kita nyo naman yung katawan ng goldfish natin. Yan. So kung gaano ka kaganda. So ito yung pang-entry namin sa Coronel South Cotabato, yung Ryuken natin. Ito. Para magbi-blurred yung ng kulay ng ating tubig. Yan.
para magiging ano siya, yung mayroong cloudy, magka-cloudy yung ano natin, yung tubig natin. Pero mawawala din yan. Yan o. Yan. So, ganyan ka, ano, ganyan kaganda yung development ng isda pag nilalagyan ng Yakult. So, sa mga gustong subukan, try nyo. Yeah, ito, 1 month pa lang ito sa akin. Yan. Ito, mga nasa 2 months na. 2 months na ginagroom yan. So, ito yung mga nilalagay namin na probiotics. So, legit probiotics yung Yakult. Yan. So, direct, dinadirect lang namin. Direct sa lagayan ng aquarium. So, pero yung mga ganun, no, kukunin yun siya, yung mga dumi. Yan, kukunin lang yan mamaya. So, kahit na may Yakult, kinukuha pa rin yung mga dumi ng isda. Yan. Para ma-maintain yung katawan. Ma-maintain yung ganda. Yan, oh. Yan. So, yan. Bukas ng umaga naman ito papalitan. Papalitan ng tubig. Para maano muna ng ano, ng isda yung Yakult natin. Maano sa kanilang katawan, ma-absorb. So yan, ito hindi ito papalitan ng tubig, bukas ito papalitan dahil nilagyan natin ng Yakult. I-ano muna natin, kumbaga ipa-ano muna sa kanilang katawan, pa-digest yung Yakult bago tayo magpalit ng tubig. So, ito yung mga development nila. Ipapakita ko sa inyo sa video kung ano yung unang groom namin, yung ano ng itsura ng isda, tsaka yung nilalagay, yung digroom na namin sila na gamit namin ay Yakult. Hope makatulong sa inyo yung tip na binigay ko. So, sa pag-aalaga ng mga goldfish, sana huwag niyong kalimutan lagi i-subscribe yung ating channel, Suwa Keepers Pet World, and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating videos. So, nasa direct sunlight pala tayo dahil nakakatulong din yun sa pagdagdag ng pag-enhance ng color ng ating goldfish. So, kaya direct sunlight, walang bubong tong ano natin, tong grooming tank, and nililinisan lang yung harap, yung background is hindi na nililinisan yan. Para ano, yung kulay ng isda is tumingkad lalo yung ano, yung kanilang kulay. So, yun lang mga kapets.